Was made to worship you, Lord my God. I worship you, my King. Wherever I may be, I look to you, and I worship you and you. My soul searches for your grace, abounding. My heart hungers for your perfect presence. In this very place, at this very hour, Lord, I worship you. Searches for your grace, abounding. My heart hungers for your perfect presence. In this very place, at this very hour, Lord, I worship you and you alone. And salamat po at sabay-sabay po nating bigkasin yung ating pong Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, in Jesus Christ, His Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and sits on the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Tayo po ay manalangin. Thank you.
umaga pong ito, tayo po ay sama-samang magpuri sa Panginoong Diyos. Sambahin po natin siya, dakilain natin siya sa araw po na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos sa buwan. Minsan po ay ang maganda at pinagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Tayo po sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay magpuri sa ating Panginoon. Sambahin po natin at dakilaan po natin ang nag-iisang hari ng kaluhatian. Amen. Are we ready to praise God, Church? Palapakan muna po natin ang Panginoon Diyos. He has been good and great, and He deserves to be praised. So let's get it. This morning as we sing songs, alalahanin po natin ang sinasamba natin ang dakilang hari ng mga hari at ang nag-iisang Diyos. Nararapat lamang nabigyan natin siya ng buhay na pagsamba. Hey! You know that I love you. You know that I want to know you so much more. More than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. Lord, I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Know that I love you. You know that I want to know more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Cause you are King of Man. Yes, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. I love you, you know that I want to know so much more, more than I have before. These words are from my heart. Yes, these words are not made up. I will live for you, Lord, I am devoted to you. Listen, pa, you know, listen, no, you know that I love you, Church. You know that I want to know you so much more, more than I have. We make it loud. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. Yes, I am devoted to you. Because you are King of Man. Hey, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. You are. And forever and ever I give my praises to you. Come on, Church, we open our mouth.
Healer of my soul. Yes, you are. And forever and ever I give my praises to you. To you. We sing her heart out. Jesus, you are. Jesus, you are the Savior of my soul. Oh, you are. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are. We welcome you, Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Praises to you and forever, and forever and ever I give my praises to you and forever, and forever and ever I give my praises to you. Tuloy tayo namawi sa Panginoon sa umagang to. Isn't it wonderful na manatili sa presensya ng ating Diyos? Because in His presence, there is rest. Amen. Merong kapahingahan, merong kadalingan. So this morning, lumapit tayo sa Kanya because it's His promise that He will give us rest. Amen. Manatili tayo sa Kanyang lilim. Thank you.
church. His word says na mapalad ang bayang sumusunod sa kanya. Mapalad ang bayan na inihahayag ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang pangako, ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang kaligtasan. Oh Diyos! Sa aming pagpupuri, ikaw.
Purihin ka, Panginoon. Pakilain ka, Jesus. Umagang ito ay tinataas namin sa iyo ang iyong tagapagsalita, ang iyong minister, Lord God, na gagamitin upang ibahagi ang iyong salita, Panginoon. Uphold her, Father. Empower her. Anoint her, Father. And this morning, once again, O God, we offer you thanksgiving, adoration, and praises and glory for you alone who deserve all these things. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa ating masarap na panalangin at sa Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo magkulit sa panalangin. Panalangin na ang Diyos yung sumama po sa atin sa pakikinig ng kanyang mga salita. Let's pray. Nakilang Diyos, minsan pa po kami nagpapasalamat sa umagang ito, sa pagkakataon na kami ay narito sa iyong mga tahanan. Salamat, O God, dahil meron kaming lakas, meron kaming mga buhay, Panginoon, na marinig muli ang iyong mga salita. Lord, sa pagkakataong ito, minsan pa po namin kaming nagpapasiyasat ng aming mga puso at isipan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga bagay na minsan ay nagagawa namin na hindi karapat-dapat sa inyong paningin. Lord, sa pagkakataong ito, nawa ay makita mo, Panginoon, yung puso namin na nagnanais na muling makarinig ng iyong mga salita. At sa umagang ito, Lord God, minsan pa po namin, Panginoong Diyos, ay hinihiling ang iyong pagsama. Hinihiling ang pagbibigay ng karunungan, ng katalinuhan sa bawat isang narito, even sa kanya-kanyang mga tahanan, Lord God, upang maunawaan namin ang tuwiran at lubos sa mga salitang maririnig namin sa araw po na ito, Lord God. Gamitin mo ang iyong lingkod at patuloy na walang ibang maitaas kundi ang pangalan mo lamang, Lord God. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon ito, Lord God. Bless us with your Holy Spirit, Panginoon. Give us yung victory as we listen to your word this morning, O God. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri at pasalamat. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Yan, good morning. Mahina po ba yung mic or change natin? Okay po ba sa likod?
Sige po. So ito na lang po gamitin natin, no. So ayan, good morning po sa lahat. Amen. Before po tayo mag-start, as I prepare kasi po yung message ngayon, na-appreciate ko yung mga musician. Kasi di ba yung event ng last Sunday, yung message is about Psalms, awit. So today po, about Psalms or awit pa din yung ating message. So I picture out na without yung musician, how can we worship God together, di ba? Kaya na-appreciate ko yung mga effort, yung dedication ng ating musician. Kaya pwede po bang palakpakan natin sila? And let's give honor sa ating Diyos dahil binigyan tayo ng Diyos ng mga very talented at faithful na mga musician. And let's thank them kasi nililid po nila tayo sa ating worship sa ating Panginoon. Kaya sa mga musician, thank you. Yan, the Lord will bless each of you. Amen. So sa umaga pong ito, walang hanggang tunay na pag-asa. So tingnan po natin sa umagang ito, ano po yung mensahe na sa pamagitan po ng salita ng Diyos na ito po ay kinompose po ni Haring David, si King David ay isa sa mga composer po ng aklat ng awit. So tingnan po muna natin to. So let's read po muna itong text. Sige po, pwede nyo pong alternate na lang po tayo. Ako 1-2, alternate tayo hanggang matapos. Sabi po sa verse 1, ang sabi ko sa sarili, sa gawa ay mag-iingat at hindi ko hahayaang ang dila ko ay madulas. Upang hindi magkasala, ako'y di magsasalita habang nakapalibot silang mga masasama. Verse 3, ako'y lubhang nababahala, nangangamba ang puso ko. Habang aking iniisip, lalo akong nalilito. Nang di ako makatiis, ang sabi ko ay ganito. Ang damdam ko sa sarili, pinaikli mo ang buhay sa harap mo. Ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao'y parang hanging dumaraan. Sela. And 7 po. Sabi po sa verse 7, kung ganoon, Panginoon, nasaan ba ang pag-asa? Pag-asa ko'y nasa iyo, sa iyo ko nakikita. Verse 9, tunay akong tatahimik, akong sasabihin, pagkat lahat ng dinanas, pawang dulot mo sa akin. Verse 11, kung ang tao'y magkasala, ang parusa mo ay galit, parang isang gamugamong pinatay ang iniibig, tunay ng isang tao'y hangin lamang ang kapari, sela. Yan, sabay-sabay po tayo sa last verse. Sa ganitong kalagayan, huwag mo akong kagalitan upang muling makalasap kahit konting kasiyahan. Bago man lang mamayapat makalimutan ng lahat. Yan, papuri po sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin sandali. Dakilang Diyos, sa umagang ito, ang buhay na salita mo ay maging buhay at mabisa po sa buhay ng mga bawat isa, mga anak mo na nandito. Lord God, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya sa umagang ito upang makita namin, Panginoon, ano po ang mensahe na nais mo na sabihin sa amin. And as we read, Panginoon, nakita namin ang tatlong bagay dito, Panginoon, na ang buhay namin ay maiksi lang. At dapat naming ilagak yung aming pag-asa sa iyo at higit sa lahat, kami ay dayuhan sa mundong ito. Ama, salamat po. Pagpalain mo po ang salita mo sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. So palakpakan po natin ang Diyos. So napakasarap umawit sa ating Diyos. Amen po.
Kahit na hindi tayo marunong umawit, iba yung pakiramdam kapag umaawit po tayo sa ating Panginoon. So yung awit na to na sinulat ni King David sa original ng Hebrew, yung title po nito ay To the Chief Musician kay Jeduthun. So ibig sabihin, itong awit na to ay nilikha niya at ipinaawit niya sa chief musician na si Jeduthun. Si Jeduthun po ay itinalaga ni David na mag-lead sa public worship sa Israel. So makikita natin, si Jeduthun po ay binanggit din po sa Psalm 62 and 67. Binanggit po yung name niya. At sa una, sa 1 Chronicles 16 and 1 Chronicles 25. So makita natin dito na talagang siya ay in-appoint ni King David to lead yung mga iba pang mga musician. Maybe yung mga choir, ganyan. So magpatuloy po tayo. So, bago po tayo mag-start, sino po ang lumikha ng mga tunog sa paligid? Yung mga hymn, mga huninang hayop, sino pang tumuno? Ang lumikha, ang ating Diyos. So, sa madaling salita, music is created by God. Amen po ba? At ang Diyos mismo ang dakilang musician. Siya po mismo, kasi siya po ang lumika ng mga tunog. Siya po ang ating dakilang musician. So dito sa awit na to, sa verse 1 pa lang po, sinabi dito ni David, ang sabi ko sa sarili, sa gawa ay mag-iingat, at hindi ko hahayaang ang dila ko ay madulas, upang hindi magkasala, ako'y di magsasalita, habang nakapalibot silang mga masasama. So makikita po natin sa una pa lang po ng pag-compose o sa awit na ito ni David, makikita natin dito na yung determination niya na he will control yung kanyang mouth. Sabi niya, hindi ako magsasalita habang nakapalibot yung mga masasama. Pero medyo may something confusing sa verse 2, parang isipin natin bakit ganun. Sa verse 2 sabi niya, ako'y sadyang nananahimik, wala akong sinasabi, hindi ako nagsalita maging tungkol sa mabuti. So parang he chose na maging keep silent kasi sabi natin masasama, hindi natin sabihin masasama, literal na masasama kasi tayo rin po ay masama. Ibig sabihin yung mga people na nag-surround him na hindi kumikilala sa Diyos, yung mga taong ungodly na nakapalibot sa kanya. So iniisip kasi ni King David na kapag nakapagsalita siya, ito ay nang hindi maganda, makapagbigay ng dishonoring sa Diyos. Kaya inisip niya, hindi na lang ako magsasalita, pinili kong hindi magsalita, lalo na kapag nakapalibot sa akin itong mga ungodly people, itong mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Tapos pipiliin ko na lang manahimik, hindi na lang magsalita. Kasi baka ito ay ano po parang niya dishonoring God and ito ay hindi maka-Diyos, sabi niya sa kanyang sarili. Pero makikita natin sa mga susunod na verse, sa verse ay sabi niya, ako'y lubhang na bahala. So ibig sabihin, yung pananahimik niya para nga maging safe na lang. Para nga hindi siya makapagsalita ng mga dishonoring word. Kumbaga, kahit gusto niya nang masalita, nakikita niya hindi maganda, gusto niya magalit. Gusto niya nang mag-voice out, pero pinili niyang manahimik. Nahimik siya. Pero sa verse 3, yung pagiging pananahimik niya, lubhang nagbigay sa kanya ng labis na pag-aalala. Mas lalong nag-worry. Sabi niya rito sa verse 3, ako'y lubhang na bahala, nangangamba ang puso ko. Habang aking iniisip, lalo akong nalilito. Nang di ako makatiis, ang sabi ko ay ganito. So, tingnan natin. So, pinili niyang manahimik, pero yung puso niya, parang may apoy na gustong sumiklab, na nag-iinit yung puso niya. Inisip niya, yung ginawa ko is to give ng ano po, ng control sa sarili niya para hindi niya ma-dishonor ang Diyos. Pero, ito ay lalong nagpa-bahala at nagpangamba sa kanyang puso. So, hanggang sa verse 4, winasak niya na yung katahimikan. Winasak niya yung katahimikan at siya ay nagsalita na. Hindi sa tao, kung hindi sa Diyos. Nagsalita siya, yung pananahimik niya, winasak niya. Hindi siya nagsalita sa mga tao, kundi sa Diyos. Sa Diyos po siya nagsalita. So unang bagay na sinabi niya rito, na nakita niya na very, ano talaga siya, parang words of wisdom. Sabi niya dito sa unang puntos po natin, makita po natin, yan paki-flash po, ang buhay ay maiksi lang. So sinabi niya po dito sa verse 4, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaanong katagal pa kaya ako mabubuhay. So bakit kaya niya to sinabi? Una, nanahimik siya. He keeps silent and then suddenly, pinutol niya na yung katahimik at nagsalita na siya. So nakita niya,
Sa pagkakataong ito, ang buhay natin ay maiksi lang. Sorry po, sobrang mahabay na prepare ko, but the Lord want me to give short po. So ang buhay natin ay maiksi lang. Gaano kaiksi? Sabi po sa verse, harapin ko po sa inyo, sabi po dito sa verse, meron kasing mas magandang translation ng English. Wait po ah, hanapin ko lang. Anyway, pag nadaanan ko po mamaya, gaano kaiksi yung ating buhay? Sinabi sa English translation, yung buhay natin ay ganito lang kaiksi. Yung apat na piraso ng ating daliri. So ibig sabihin, nagre-remind to sa atin that our life is so short. So meron 80 years na ako na buhay. Diba? Halimbawa ako 41. So kung the Lord allow me to live ng 70 years, so ilang years na lang ako mabubuhay? Diba? 29. So our life is short. So sabi dito sa mga susunod na babasahin natin, ang buhay natin ay parang hangin lang na dumaan. Parang anino. So it reminds us na ang buhay natin ay maiksi lang. So kung tayo ay nasa age na ng mga senior pataas, ito ay sobrang blessing sa bawat isa sa atin. Pero also a reminder that the remaining years of your life, paano mo ito gagamitin? Amen po. Kung tayo ay nasa 60, 70, Lord, ibibless mo ako hanggang 80. So 10 years na lang ang buhay ko. Mahaba, maiksi. Maiksi. Sobrang iksi. Kahit yung 30 years, 40 years, saglit lang po yan. Tanyo nga po, matatapos ng 2021, para ka lang bumiyahe. Parang gumanon lang o nag-wipe lang. Ang bilis. Magulat tayo. Nasa end line na tayo ng ating buhay. So nakita ni Haring David dito na ang buhay natin ay maiksi. Pero kung titingnan natin si King David, no, yung heart talaga niya, grabe talaga. Bakit ganito yung heart niya? May isang sikreto. Kasi meron siyang relationship sa Diyos. Kaya lahat ng bagay ng ito ay ipinapahayag sa kanya or ipinapakita sa kanya ng Diyos, nararamdaman ni King David kasi meron siyang relationship sa Diyos. Kasi kung wala siyang relasyon sa Diyos, hindi niya makikita ang mga katotohanan ng ito. Kasi siya ay ano po, kung titira natin sino si King David, great warrior, di ba? Ano pa siya? Siya ay nakapag put up ng mga magagaling na mandirigma. Siya ay musician, siya ay composer. Siya ay leader, pwede sabihin siya ay celebrity, siya ay King of Israel, pero yet napaka-pakumbaba ng puso niya. Kasi alam niya, yung buhay niya ay hindi may katapusan. So dapat ganun din po tayo. Sipin natin, yung buhay natin ay may katapusan. Kaya kung tayo ay may mahaba pang buhay, especially yung mga youth, mga bata, ito ay blessing sa inyo para mas marami kayong magawa para sa Panginoon. Amen? So unlike nung mga nasa 50, 60s, mga age namin, konti na lang. Diba? So sana maging challenge ito sa mga youth na mag-enjoy tayo. Yes, mag-enjoy tayo bilang bata, pero dapat nakakonect tayo sa Panginoon. Amen po. Hindi tayo mag-enjoy ng malayo sa Panginoon kasi magkaiba yun. Then suddenly, magulat ka na nasa age o yung mga youth. Ano ba, nag-enjoy siya, enjoy na, wala sa Panginoon, suddenly makikita niya, nasa end of life na siya, sasabihin niya, sayang. Diba? Sana hindi mangyari yon sa mga young people natin na nandito. And I believe God will not allow that. Amen po ba? Kaya patuloy lang tayong magkaroon ng connection sa ating Panginoon. And then, skip po tayo. Sa pangalawa pong nakita po natin dito, sige po, sa pangalawang puntos, malabo po ang aking mata at medyo not feeling well po ako. Pero wala po akong lagnat, wag po kayo mag-alala. Yan. Pangalawa, ang tunay na pag-asa ay nasa Diyos lamang. So tingnan po natin dito. Sabi po niya dito, number verse 5 and 6, ang damdam ko sa sarili, pinaikli mo ang buhay, sa harap mo ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao'y parang hanging dumaraan, sela. So nung nakaraang Sunday, tinuro to sa atin ni Minister Beverly yung meaning ng sela. Ibig sabihin dito, eksakto yung pagkakalagay ng sela dito sa end ng verse 5 kasi nais ni King David, di ba ito ay awit, hindi natin alam yung tono pero ito ay awit. Yung sela meaning pause or pause, tigil. So ibig sabihin, sa point na ito, nais ni King David na habang inaawit nila to, I don't know kung paano yung style, basta they have to pause and meditate.
meditate nila na our life is short. Maybe they are praising and shouting, my life is short, short, ganyan. Tapos gagawin ko yung best ko, ganyan. So hindi natin alam paano nila sinasagawa yung ganitong klaseng worship. Pero it means nung sila mag-post muna sila. I don't know gaano katagal, paanong style. But yung meaning nito, they have to stop and meditate. Itong sa mga bawat salita na ito na inawit nila. So verse 6, sabi po dito, ang buhay ng isang tao ay parang anino lamang. Tama po, di ba? So alam po natin yung anino. Lahat tayo may anino. Pag wala tayong anino, hindi po tayo tao, multo tayo. Lahat tayo may anino. So ang anino ay totoo. Nakikita natin. Pero ito ay walang substance. So, ibig sabihin, walang buhay. So ganun din po, maraming tao nabubuhay parang anino. Walang substance. Ibig sabihin, namumuhay sila sa mundong ito nang walang kabuluhan. Intindihan po natin walang kabuluhan. They keep and keep and keep. Tingnan natin dito. Verse 6, ang buhay ng isang tao ay parang anino nga lamang at maging mga gawa niya ay wala rin kasaysayan. Hindi batid ang kukuha ng tinipon niyang yaman. So maraming tao na namubuhay parang anino, they are busy sa pagpapayaman, sa pagpapalago ng negosyo, sa career, pero nakalimutan nila yung life nila ay walang saysay kasi walang Diyos. Pero kung ginagawa nila yon at nandun ang Diyos, it's a great blessing. Pero kung wala, hindi ito pagpapala. Ito ay walang saysay. So kaya makikita po natin dito, sabi ni King David sa verse 7, kung ganoon, Panginoon, nasaan ba ang pag-asa? So nakita niya, our life is short. Parang hanging dumaan, parang anino lang. Diba? So nasaan ang pag-asa? Ang sagot niya ay, ang pag-asa ko ay nasa iyo. Sa iyo ko nakikita. Amen po ba? So ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Walang sino man sa bawat isa sa atin dito ang pwedeng iligtas tayo sa ating kasalanan. Walang pwedeng mag-lead sa atin, mag-guide sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Kundi ang pag-asa natin ay nasa Diyos lamang. Through our Lord Jesus Christ, walang iba. Amen po. Kaya ang pag-asa natin dapat ay nasa Diyos lamang. Hindi sa sarili, hindi sa lakas, hindi sa material, kung hindi sa Diyos lamang. Wala, hindi natin pwedeng panghawakan ang mga bagay na yan, kundi ang Diyos lamang. Then, sabi nito ni King David, dahil nasa Panginoon yung kanyang pag-asa, alam niya na ang Diyos na may kapangyarihan na patawarin siya at linisin siya sa kanyang mga kasalanan. So only the Lord, only Jesus Christ, ang pwede lang po nating pagbigyan ng ating pag-asa. And then, pangatlong bagay po ba, una po, buhay natin na maiksi, dahil may isang buhay natin na bigyan natin yung pag-asa natin sa Diyos. At pangatlo, tayo ay dayuhan lamang sa mundong ito. Ibig sabihin dayuhan, hindi po ito yung ating lugar. Iiwan po natin ito. Tayo ay may tunay na tahanan na patutunguhan. Sabi po dito sa verse 10, 11 sabi dito, huwag mo akong parusahan, parusa mo ay itigil, sampas na tinatanggap, ang buhay ko'y makikitil. Kung ang tao'y magkasala, ang parusa mo ay galit. Parang isang gamugamo, pinatay ang iniibig. Tunay na ang isang tao'y hangin lamang ang kapari. So, Sela, so mayroon dito mag-reflect ulit. Parang maraming beses dito, inulit-ulit, life is short. And verse 12, pakinggan mo ako, Yahweh, dinggin ang aking hibik. Sa daingkot panalangin, huwag ka sanang manahimik. Sa iyong piling ay dayuhan, ako hindi magtatagal. At tulad ng ninuno ko, sa daigdig ay lilisan. So alam ni King David na maiksi lang ang buhay niya. Ano man ang meron siya, alam niya, ito ay may katapusan. Ito ay hindi sa kanya. And then sinabi niya rito sa kanyang awit na kinumpose na tayo ay dayuhan lamang sa mundong ito. Sinabi niya na ako rin, pagdating ng panahon, ay lilisan tulad ng aking mga ninuno. Pero napakaganda rito ng isang salita. Sabi niya rito, ako ay isang dayuhan sa piling mo. Ibig sabihin, dayuhan tayo sa mundong ito, pero kasama natin ang Diyos. Hindi sinabing, ako ay dayuhan sa Diyos. Ibig sabihin, parang stranger ka from God. Pero sabi niya dito, ako ay dayuhan sa piling mo. Ibig sabihin, namumuhay tayo sa mundong ito, naglalakbay tayo sa mundong ito, kasama ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Dayuhan sa piling mo.
So napakasarap na marinig ang salitang ito na tayo ay nabubuhay sa mundong ito, kapiling ang ating Diyos. So kaya maging reminders po sa atin ngayong araw na to, di alam po natin na tayo bilang mga Kristiyano, na minsan hindi alam ng mga hindi mananampalataya na we are living in the last day of God's day. Nabubuhay na tayo sa huling mga sandali. Dahil nabubuhay tayo sa huling sandali, huwag nating kalimutan na our life is short. Ibig sabihin ng short, gawin na natin yung best natin para yung relationship natin sa Diyos ay ma-reconcile, lumago. Paano? Alam niyo po yung kung paano, di ba? Keep on reading Bible, meditate. Yung parang sela. Sa tuwing nag-cute tayo, mag-sela tayo. Mag-remind sa atin yung sela na stop. Mag-pause ka and meditate. Para yun ang nais ituro sa atin ng ating Panginoon. Para ngayong pandemic, tinuturo niya sa atin to, yung word na sela, mag-pause ka. Kasi after yun ng pandemic, lahat tayo busy na. Balik na sa normal life. So wala nang panahon sa Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, wala akong time. 2 years, binigyan na kita ng time. Dahil sa pandemic, marami ka ng time, sa bahay ka na lang. Ayan, so hindi ko na ano kung di mo ginawa yung best mo. Diba? So, gumagawa ang paraan ang Diyos na hindi natin nalalaman. Amen po. Kaya sana kahit hindi maganda yung nangyaring pandemic, sana bawat isa sa atin ay may patutuo ng kabutihan ng Diyos sa panahon ng pandemic. Amen po ba? Ito ay hindi maganda. Pero kung tatanungin natin at iisa-isahin natin, ito ay may kabutihan po sa bawat isa sa atin. It looks not good, but yung sa huli nito, we will realize na ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Amen. So napaka-buti po ng ating Diyos. Kaya sa umagang ito, huwag po natin kalimutan. Mga youth, tayo pong mga nasa middle age, and yung mga nasa last days of age, gawin po natin yung best natin. Gaano kahaba ang ating buhay? Ganto po. Ano pong tawag, Sister Luz? Parang may narinig ako sa English word na kami ko po. Ayun. So ganito lang kahaba ang ating buhay. So ibig sabihin, pag nagbabasa kayo ng Bible, use your hands, maging reminders to sa atin. Oops, ganito lang kahaba ang buhay ko. Ito. So dapat tayong ano, mag-pause, mag-meditate, and do yung best natin para gumawa ng mabuti. Huwag tayong manahimik sa kabutihan. Manahimik tayo sa pag-share ng gospel. Okay po? Huwag tayong keep, kasi siya dito nanahimik si King David, pero yung pananahimik niya, hindi yun nakatulong sa kanya, di ba? Sabi nga niya, lalong nagkaroon siya ng pag-aalala. Nagkaroon sa kanya ng bagabag. And at the end, siya ay nagsalita, pero sa Diyos. Nihayag niya yung damdamin niya sa Diyos. Ganun din po tayo. Nihayag natin ang ating galit sa Diyos. And sana po, bawat isa sa atin dito ay wala ng galit sa puso. Kasi our life is short. And sa lahat ng mga nandito na hindi pa seryosong tumanggap sa Panginoon, let's remember our life is short. So kailangan nating seriously i-accept our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Kasi that's the only thing na paraan para makapasok ka sa langit. Walang ibang paraan. Tanging yun lamang, walang iba. Kaya sa tuwing gumagawa tayo every day, we use our hands. Sana maalala natin lagi, Lord, my life is short. Show me, help me na ano yung magagawa ko para sa iyo. And habang nabubuhay tayo sa mundong ito, isipin natin kasama natin ang Diyos. Hindi tayo dayuhan lang sa mundong ito, kundi dayuhan tayo kasama ang Diyos. And someday, kasama rin ang Diyos, uuwi tayo dun sa langit na tunay na tirahan po ng bawat isa sa atin. Ito ay hindi ko sinabi, ito ay ayon sa Bible. Lahat tayo ay merong tahanan sa langit. At ito ay katotohanan na maraming tao ang hindi pinaniniwalaan. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, naiiba na yung mga thinking ng tao. Hindi na sila naniniwala sa ganyan, pero tandaan natin, malinaw na sinabi ng Biblia. Merong langit, merong impyerno. At iyon lamang ang patutunguhan ng lahat ng mga tao. And I believe, each of you, paano papasok sa langit? Minsan, nasasaktan yung puso ko kahit minsan sa mga bata, kahit maraming beses mo nang ituro, ang sagot pa rin nila, gumawa ng mabuti. Kahit sabi mo matagal na sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pero kailangan nating ulit-ulitin. Ituro ng ituro sa kanila, ganun din sa sarili natin. Tayo lang nakakaalam kung ligtas na tayo o hindi. Nobody knows. Even one family na very devoted sa Panginoon, hindi mo alam ang puso ng kasama mo.
Amen po ba? Kaya let's keep on praying. Sa bawat member natin, sa bawat family natin, at sa mga ibang tao, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ba, sa family ko, marahil pang hindi Kristiyano, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen? Basta may ginagawa ka. Pero kung wala kang ginagawa, hindi po yun maganda. Basta unti-unti, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. So let's review again. Yung number one nating point ay, ang buhay natin ay maiksi lang. Pangalawa, yung pag-asa natin sa Diyos lamang. Pangatlo, tayo ay dayuhan lang sa mundong ito. And gaano kaiksi ang ating buhay? Ganto lang, napakaiksi lang. Kaya ito yung gumagawa tayo, reminder, my life is short. So pag my life is short, alam nyo na, hindi ba pag ang tao nga malapit ng mamatay, di ba? Mabawa, 6 months na lang siya, talagang ginagawa niya na yung pinaka-best niya. So ganun din po tayo, hindi po tayo malapit ng mamatay. Pero gawin po natin yung pinaka-best natin. Amen po. Hallelujah. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong buhay na salita sa umagang ito. Thank you, Lord, for reminding us that our life is too short. Thank you, Lord, for reminding us na our hope is in you alone. Thank you, Lord, for reminding us that we are sojourners, Panginoon, sa mundong ito. At hindi kami nagmamayari ng mundong ito. Sa halip, Panginoon, meron kaming tunay na patutunguhan. At ito ay sa piling mo, O Diyos. Lord, salamat sa umagang ito at ipinakita mo sa amin sa pamagitan ng aklat ng awit ang tatlong katotohanan na ito. Salamat, Ama, at ang banal na Espiritu mo po ang patuloy na magpaalala sa amin ng iyong mga salita. Salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po at palakpakan po natin ng Diyos sa araw po na ito. Nawa ay na-remind po tayo ng salita ng Diyos. Hindi lamang po tayo mag-e-enjoy sa mundong ito. Dapat isama natin ang Diyos sa ating pong buhay. Amen po ba? Sa araw-araw, dapat kasama siya. Amen po. At sa pagkakataon na ito, nawa ang salita ng Diyos ang magpaalala po sa atin na ang buhay na ito ay para sa Panginoon lamang. Amen po. Tayo po na tumayo at ibalik po natin yung pagpapala na pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating pong tithes and offering. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Amang kataas-taasan, pinupuri at pinapasalamatan ka namin. Maraming salamat, Ama, sa iyong salita sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang nag-iisang Diyos na buhay na nagbibigay pag-asa sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming inaasahan at kinakapitan. Father, we give thanks to you, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na ipinagkakaloob mo. Thank you for the gift of life, for the continuous protection, provision, for good health, strength, Panginoon, and for our salvation. Father, allow us, Panginoon, even though maikli ang aming buhay sa mundong ito, allow us, Father, to serve you, Panginoon, na kami maging kagamit-gamit para sa iyong pangalan, para sa iyong kapurahan. Allow us to be the channel of your blessings to others, Panginoon. Father, tanggapin mo ang aming paghahandog through our tithes and offering bilang mga anak mo na sumusunod, nananampalataya sa iyo. Please bless, Panginoon, ang aming tithes and offering na siyang gagamitin ng aming iglesia sa pagpapalaganap ng iyong salita. Tunay nga, Ama, na ikaw lamang ang aming pinupuri. Ikaw lamang ang aming inaasahan. Ikaw lamang ang lahat-lahat sa amin. Kung ano man meron kami, Panginoon, iyon ay nagmumula sa iyo at ito ay binabalik namin ng buong pagmamahal sa iyo lamang, Panginoon. We give praise, we give thanks, and we love you, Father. This we pray in the powerful name of Jesus. Amen. Give with a grateful heart, give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart.
full heart give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. And salamat po. Tayo po ay dadako sa ating pong announcement for today. Number one, we finished 10 months of 2021 by God's grace. So regardless of any struggles and challenges, God is good. Amen po. Mabuti po ang Diyos. Kasi matatapos na ang 2021 at patuloy nating nararanasan yung biyaya at kabutihan ng ating pong Panginoon. And then number two, let's observe the social distance to worship God together and keep ourselves safe. Please wear your mask if you have no symptoms. You may join ng worship sa ating pong church. So lahat po ng mga walang sintomas or walang karamdaman, you can attend po sa ating pong iglesia. And then kung meron po kayong hindi magandang pakiramdam, you can stay po sa inyo pong mga tahanan and join ng inyo pong online. So pwede na po yun. And then number three, Lamp Youth Fellowship mamayang 4 p.m. And then number four, Pastor Kim will visit one church in the afternoon. So please pray for him to share God's goodness with Korean Christians. So please continue to pray to our senior pastor. So later, ay may pupuntahan po silang isang church at makakapag-share po doon ng kabutihan ng Panginoon ang ating pong senior pastor. And then po, we are apart physically but are attached as a spiritual family. Praise God. So malayo man sila, tayo po ay palagi po nila kasama sa ating mga panalangin. So yun lamang po at wala na po iba pa pong announcement. So tayo po lahat ay tumayo at sama po nating banggitin yung ating pong congregational prayer statement. Number one, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming bansa. Ikaw po ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Bigyan mo po ng katatagan ang aming mga pinuno sa bansang ito upang magkaroon sila ng karunungan kung ano ang gagawin sa lahat ng sitwasyon. Naway pagpalain mo po ang aming bansa. Amen. Panginoon, kahit hinaharap na pagsubok ang aming bansa dala ng pandemya, nakikita po namin ang pagkilos at biyaya mo. Salamat po sa pandemyang ito dahil ginigising mo po ang lahat ng tao na tumawag sa iyo at magtiwala lamang sa iyo. Amen. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat miyembro at pamilya ng aming simbahan. Patuloy mo pong ipakita sa bawat isa sa amin ang iyong pag-ibig, habag, biyaya at katarungan. Nawa yakapin po namin ang iyong pag-ibig sa tuwina. Amen. Panginoon, salamat po at dinala mo ang bawat isa sa amin sa iglesyang ito upang sama-sama kaming magpuri at sumamba sa iyo. Patuloy mo pong gamitin ang iglesyang ito upang maging pagpapala sa marami. Amen.
Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay ng aming pastor, missionary at ministers. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang kanilang buhay. Patuloy ka pong mag-ari sa kanila at puspusin mo po sila ng iyong banal na espiritu sa lahat ng kanilang ginagawa. Amen. Tayo po ay sama-sama ang umawit ng The Lord's Prayers. Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all CMPC members and Grace Bishop Chevron Sir. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa po sa atin. See you next Sunday. Salamat po sa lahat ng mga nasa online sa ating po mga member. God bless po sa inyo.